Good morning, sis Ma'am Shilay. Magbibigay lang ako ng reaction. At sana makarating to kay Miss Lynn Silawan ba to? Lynn Silawan, yung, alam mo, Nay? Nay, kamusta ka na ba dyan? Hindi kasi natin alam kung saan ang gagaling yung pinaglalaban mo. Diba? Ano yung pinaglalaban mo? Hindi sila makalabas ng bahay? Di ba dapat ang pinaglalaban mo? Yung gumaling lahat. Gumaling yung Pilipinas. Gumaling yung buong mundo. Hindi yung pagkain nila. Hello? Sis, hindi mo ba alam na hindi nagre-reklamo yung mga nakahiga sa kalye? Na totally na walang makain? Yung sinasabi mo na mamatay sa gutom? May namatay ba sa gutom? Sige nga, bigyan mo ako ng number of heads ng namatay sa gutom in 1 week na hindi sila kumain ng maayos, na puro dilata lang. Di ba? Wala naman, di ba? Eh yung COVID, in every day meron. Meron, merong namamatay. Alam mo ba 'yon? Nakakaintindi ka ba noon? Nakakainis 'to eh. Tapos ito pa, may mga pino-post nila na short message daw after makausap ang Meko ni Lindsay Pawan. Actually, ang hinhin niya dito eh. Pakinggan natin ah. Hi, magandang hapon sa lahat. Ito ako, mag-live ako kasi nice po ipaparating sa mga sumusuporta sa akin na maraming salamat sa inyo. Ito ay sino daw? Sumusuporta sa'yo. Salamat. Unang-una pa lang, ha. Sino ba? Alam nyo, yung mga sumusuporta sa mga ganitong tao, dapat ato, ano eh, napakalungkit, walang kwenta. Walang kwenta talaga. Alam nyo kung bakit? Bakit walang kwenta? Kasi sinusuportahan nila, ano, walang kabuluhan. Unang-una, dapat itong tao na to, kung nagmamahal ka sa mama mo yan, dapat nagbigay ka ng donasyon. 'Di ba marami dito sa Taiwan na nanghihingi ng donasyon para maipamigay nila sa Pilipinas? Alam nating maliit ang sahod mo rin eh. Pero kung gusto mo sumuporta kahit papaano, magbigay ka. Kung nakikita nyo, lahat ng maiingay, lahat ng walang ginagawa, sila yung taong walang donasyon, walang ambag sa Pilipinas, di ba? Wala ka nang ambag eh. Wala ka nang ambag kahit piso. Tapos ganyan ka pa magsalita. Nakakainis, isa pa. Dahil sa ating ipinaglaban, ito po ay huwag nating hayaang manakit ang mga kasamaan. Huwag natin hayaang manaig ang mga kasinungalingan. So lumaban tayo hanggat mayroon pa tayong karapatan na isigaw at ipagtanggol ang ating bayan. Ano yung sinasabi mo? Dapat may karapatan tayong isigaw at ipagtanggol ang ating bayan. Hey, girl! Lahat naman may karapatan na ipagtanggol yung bayan eh. Kaya nga si Tatay Digong, di ba? Ayaw niya magpalabas ng tao. Dahil gusto niya ipagtanggol, gusto niya mabuhay lahat ng Pilipino, gusto niya 80% out of 100 buhay sa atin. Kaya nga ayaw niyang palabasin ni, di ba? Kahit na, actually dapat, hindi nga tayo bibigyan ng ano eh, ng relief goods. Wala dapat, alam mo dapat kung wala siyang concern sa mga, sa Pilipino, sa Pilipinas, sa mga kapwa natin. Kung wala siyang concern, hindi niya gagamitin yung pondo ng bansa para sa pagkain in 1 month mahigit na. Alam mo ba yun, Neng? Kasi alam mo kung bakit? Kasi
Putsa, kukurakutin na lang dapat yun eh. Na mga senators, na mga president, na mga mayor, na mga kung ano-ano man. Kasi sayang yung pera na yun. Dapat yun nasa bulsa na nila. Pero hindi ginawa ni tatay. Kasi mas gusto niyang may pagkain kahit papano. Diba? Diba? Alam mo ba yun? Oh, ito pa. Bawat isa sa ating mamamayan. Ito po ay taus-puso ko pong gagawin ang video ito dahil ako ay lubos na magpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa kabila ng hindi natin hindi sa kabila ng lahat ay tayo'y hindi magkakilala. Taos kong pusong ipagpasalamat, ganun pa man, ito pa, ito ako, tumayo sa sariling prinsipyo ko. Tumayo sa, oo nga, tumayo ka sa sariling katangahan. Yun. Paniniwala na mula sa puso at sa ating isipan. Alam mo, naniniwala ka sa katangahan mo. Ano bang sumanib sa'yo? Diyos ko po, Lord. Alam mo, bayani ka pa naman sana eh. Bayani ka pa naman sana ng bansa kasi OFW ka. Pero sa ginagawa mo, kahiya. Kung nanay kita, kung kapatid kita, ay, ewan ko sa'yo. Pa. Itong live videos na ito, hindi lang po isa sa aking babanggitin ang pagpapasalamat sa mga taong nagbigay ng suporta sa akin. Ito ay isusulong ko rin ito. Kukunin ko ang pagkakataong ito para isigaw na huwag tayong matakot. Walang natatakot! Tama! Walang matatakot! Walang nasisindak! Tama! 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 Na magsalita sa ating karapatan bilang isang mamamayan. Ano ba yung karapatan na sinasabi mo? Karapatang kumain? Di ba? Kaya nga nasa ibang bansa eh. Kasi karapatan mo, suportahan yung pamilya mo sa Pilipinas. Kung hindi man kaya ng gobyerno, ang maitutulong mo lang, pakainin mo yung sarili mong pamilya para hindi makadagdag sa gastos ng gobyerno. Yun lang tangi mong gawin. Kung hindi mo kayang mamigay ng relief goods, ang tangi mo lang gawin yung pamilya mo. Di ba? Ay, magandang hapon sa lahat. Ay, umulit ka naman. Ang kanilang karapatan dahil binalot sila sa mga takot na... Wala naman binabalot sa takot dito eh. Wala naman tinatakot. Walang tinatakot. Pinoprotektahan lang ng pamahalaan inday ang buong Pilipinas. Kasi mas matakot ka kung 80% ng mga Pilipino may COVID-19. Pagkatapos nagsisimatayan katulad nung nasa Italy, katulad nung nasa China. Ganon, dun ka matakot. Diba, tanga-tanga mo talaga? Nang nasa pamahalaan. So ito ay taos kong pusong isigaw or igan nyo sa lahat na sumusuporta sa akin na lumalaban na tulad ko, huwag tayong paghinaan ng loob. Tanga-tanga mo yung mga sumusuporta sa'yo. Ano ba nakain nyo? Bakit yung sinusuporta yung mga ganitong tao? Diyos ko, Lord. Alam mo, Inday, ang pangit kaya nung yung tipo bang yung ang daming nang babas sa'yo. Diba? Kung gusto mo maging public figure, Inday, magsabi ka ng maganda sa kapwa mo. Diba? Kasi, hindi ka ba na pinagdadasal ka na nilang mamatay, papatayin ka, lahat-lahat. Diba? Mas maganda pag pinagdasal ka ng maayos, na be, sana maging maayos ka dyan, pagpalaan ka nawa ni Lord. Eh, yung mga nag-aano sa'yo, mga tanga-tanga din eh, yung mga nagsasabi sa'yo ng ganun. Diba? Hindi ko naman sinabing dapat kang matakot. Wala ka naman dapat ikatakot eh. Kasi ano mo nga yan, Facebook live mo yan. Ano live yan ang ginagawa mo. Yan ang gusto mo, diba, sa buhay mo. Pero, kung yung mga ganyan yung
pag ganyan yung mindset ng tao, nakakasira ng ano, ulo, ng utok, ng ulo. 'Di ba? Imbis na magbigay ka ng lakas ng loob, sabihin na natin wala kang maibigay na pera para sa pamahalaan. Para sa mga Pilipino na sinasabi mong pinoprotektahan mo. Sana magbigay ka ng good vibes para sa lahat. Hindi. Diyos ko Lord, pag nakikisimula nung nakita kita, bad vibes ka na buong araw. 'Di ba? Alam mo, pag nalaman to ng amo mo, baka pati ikaw palayasin dun sa bahay mo. Di ba? Nakakairita yung mga ganyang sabi-sabi. Nakakairita ka. Hindi ka maganda sa lipunan. Promise. Dapat sa'yo, ano, tinutukhang talaga. Promise. Alam mo yun? Tukhangers. Dapat sa'yo, ano, ipatawag talaga sa meko ng bonggang-bongga on the spot. Di ba? Kasi nakakahiya. Nakakahiya ka maging Pilipino. 'Di ba? Hindi ka dapat maging Pilipino kasi nakakahiya ka. Ano, para kan yung mga estudyanteng mga bayaran ng Dilawan? Hindi naman ah, kasi ako ano ko eh, nung time ni Aquino, ni Ninoy Aquino, pro Aquino ako. Wala namang problema doon eh. Kasi problema rin sa ating mga Pilipino 'yan. Kung sino yung nakaupo na gustong-gusto nating ipaupo, pinauupo nating pilit. Pag nakaupo na siya, saka natin sasakalin, saka natin papatayin. Parang pag sinabi natin, oh, luluklok kita dyan, gusto ko ako masunod. Parang ganun, hindi. May mali rin ang Pilipino. Kasi kung sino yung gusto natin na iluklok, na iluluklok naman. Kaso lang, pag nandun na sa pwesto, parang, para tayong ano eh, para tayong mainit na tubig na bigla ng tank, lumamig na. Ayoko na sa'yo kasi ano ka, ganito ka, ganyan, di ba? Imagine, sa lahat ng bansa, sa buong mundo, wala nang babasya mga leader nila. Sumusunod sila. Nilalatig ko pa nga sa India, di ba? Sumusunod sila. Sa Pilipinas lang, ang katangi-tanging taong may katulad mo. Di ba? Hindi ka dapat tumira ng Pilipinas, hindi ka dapat maging Pilipino. Kung ako sa'yo, ang gawin mo ngayon, alam mo kung anong dapat mong gawin mo ngayon? Mag-vitamins ka. Vitamins, hindi vitamin C, dapat vitamin sa utak. Kasi, ano eh, nagagaya, gusto mong sumikat, pero sa pangit na paraan. Parang pagsasyabo ba? Gusto mong yumaman, kaso lang sa pangit na paraan, sa pagbibenta ng shabu. Sa pagbibenta ng shabu, nagbibenta ka ng shabu, yayaman ka, tapos yung ibang tao malululong. Yung ibang tao maghihirap dahil sa kagagawan mo. Kumbaga, in short, isa kang malaking salot sa lipunan. Diba? Napakasalot mo sa lipunan. Ganun ka. Sorry to say. Alam mo, ating, ayaw mo ka mo mag-sorry kay Duterte. Ang gawin mo, hingiin mo yung pwesto ni Duterte, ikaw yung maluklok doon. Pag ikaw na yung nandun sa pwesto niya, gawin mo yung gusto mo. Tapos tignan natin kung sino yung magmumura pa sa'yo, magbabash pa sa'yo. Di ba? Baka hilahin ka pa. Sabi mo na sinasakal? Sinasakal ang mga Pilipino? Hello? Sino sinasakal? May sinasakal ba? Nasasakal ba sila? Di ba mas nakakatakot? Yung sinasabi mo nakakatakot sa kanila? Mas nakakatakot pag marami namatay, di ba? Di ba? Mas nakaka ano yun sa atin, nakakawalang moral, na wala nang magawa na yung ibang presidente, President of China. Di ba nakita nyo in live interview, umiiyak na siya dahil hindi niya alam kung paano gagawin. Ganon din sa Italy. Pero si Duterte, yung nasa kalagitnaan, wala na, yung papunta pa lang sa kalagitnaan, kinat na niya. Kahit na napaka-risky, na walang pera ang Pilipinas, kahit na limited yung stock na pera nila, ang ginawa niya, kinat na niya, pinutol niya ng lahat ng trabaho, kahit na alam ni Pangulo na makaka-apekto to sa negosyo ng marami. Hindi lang naman tayong naghihirap eh. Hindi lang mahirap ang naghihirap. Lalo na yung mga mayayaman. Yung may mga may-ari ng kumpanya. Security agency, mga agency. Kumikita ba sila? Marami nagsara, di ba? Ang kumikita lang ngayon, supermarket, palengke.
yung may mga pagkain. Hindi na kumikita yung mga pagawaan ng damit ngayon. Walang kumikita. Face mask lang. Face mask, alcohol, kahit yung pagawaan ng alak. Diba? Hindi sila kumikita lahat. Yung kuryente, tubig, wifi, mga pautangan. Diba? Pag-ibig fund ba? Kumikita ngayon? SSS? Government? NBI? Police clearance? Barangay clearance? Walang kumikita ngayon, Ning. Kumbaga yung gobyerno ang unang-unang nalulugi ngayon. Tignan mo yung mga mayayaman, si Francisco Marcos. Hindi sila kumukuda. Kumukuda man sila pero namimigay sila. Sinusuportahan nila. Tangi ikaw na wala kang maitulong sa pamahalaan. Ikaw pa yung kuda ng kuda na wala namang silbi. Di ba? Tumahimik ka na. Kaysa kumuda ka pa ng kumuda. Ako kumukuda ako. Alam mo bakit? Kumukuda ako kasi naiirita ako sa ano mo eh. Para ma... Sabihin na natin, makakatulong ka sa YouTube ko. Pero, para maisip mo din at maisip ng mga kumakampi sa'yo na mali, di ba? Sasabihin mo, pinaglalaban mo yung bansa. Oo, pinaglalaban ko din. Kasi, pag naniwala sa tulad mong tanga, ay kawawa na ang Pilipinas. No? Kawawang kawawa talaga ang Pilipinas. Yun lang. Yun lang, guys. Kawawa ang Pilipinas pag sila mistika at siyang tao na yan, ang mga pinaniwalaan nyo. Kawawa na. Dapat nga, kung pwede lang hilingin ng mas malakas pang katawan ni Tatay Digong. Kasi, second to the Marcos siya eh. Pinakamaganda. Kung pwede lang maging maganda yung, mas maging maganda. Ang daming nagbago ng si Duterte nandyan, nakaupo. Totoo naman. Dapat nga ibalik yung bitay para sa mga taong tulad mo. Diba? Ganun lang. Yun lang guys, salamat.